Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi, Lady Gracia. Matagal na akong duda sa mga kwentong kababalaghan. Lalo na't wala pa naman akong nakikitang kakaiba simula nung bata pa lang ako. Madalas tayong takutin ng mga nakakatanda tuwing gabi. Iba't ibang nilalang ang maaaring makita at katakutan, depende kung saang probinsya ka nakatapak. Bawat kwento, tumatatak sa musmus nating isipan. Pero ibahin niyo ako, mas takot pa yata ako sa van na puti na kukuha raw sa akin kapag pagala-gala pa ako sa labas. Kaysa sa aswang na may mahabang dila at nasa bubungan. Pero nagbago ang lahat nang inalam ko ang mga sikreto sa kadiliman. Mga sikretong kahit mga magulang natin ay hindi alam. Dapat ka nga bang matakot sa dilim? Ako nga pala si Ringo. Ang ikukwento ko ay nangyari bago sumapit ang pandemya. Sobrang adventurous kong tao. Lahat sinusubukan ko, lalo na yung mga kakaibang bagay na alam kong pwede kong makuwento sa mga kakilala ko. Kung saan ako napapadpad, lalo na tuwing may bakante akong oras. Lagi rin akong pumapayag basta may mag-aya na kaibigan. Isang araw, nag-message sa akin ang matagal ko ng kaibigan na si Lily. Gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Tanong niya. Nag-reply ako agad ng oo. Hindi ko na nga tinanong kung saan ba kami pupunta. Basta pumayag na lang ako. Adventurous din kasi si Lily. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit kami mabilis na nagkasundo. Tinawagan niya ako agad after kong mag-reply ng oo. Tinawanan pa nga niya ako habang magkausap kami kasi ang kalad ka rin ko raw na kaibigan. Oo lang daw ako ng oo kahit hindi ko pa alam ang pupuntahan o gagawin. Sinagot ko siya at sinabing, basta kakaibang adventure, payag ako. Tinanong ko siya kung saan nga ba kami pupunta. Ang sagot niya, sa isang inabandonang ospital sa Clark, Pampanga. Medyo pamilyar sa akin ang binanggit niyang ospital. Parang napanood ko na iyon sa telebisyon. Sinearch ko sa internet ang tungkol sa ospital na iyon. Napag-alaman ko, Lady Gracia, na isa ito sa pinaka-nakakatakot na lugar sa buong Asia. Dahil na rin siguro sa maraming namatay na mga sundalo roon nung panahon pa ng gera. Halong kaba at excitement ang naramdaman ko sa mga oras na iyon. Tinatak ko na sa utak ko na mapapasali ang ospital na iyon bilang isa sa mga lugar na hinding-hindi ko makakalimutan. Kampante ako na merong kakaiba sa pagpunta namin roon ni Lily. Hindi na ako makapaghintay na may ma-discover roon na hiwaga tulad ng mga kwentong nabasa ko sa internet at napanood ko sa KMJS. Inaya rin namin ang isa naming kaibigan na si Popoy. Parehas ko ring kalat-garin. Oo lang din siya ng oo.
Mabilis akong nakapaghanda ng mga kailangan ko para sa biyahe namin nung mga oras na iyon. Wala pang isang oras ay nakarating na ang sasakyan ni Lily sa bahay. Kaya nakaalis na rin kami agad para sunduin naman si Popoy. Pagkatapos naming masundo si Popoy, ay nagpatuloy na kami sa biyahe papunta sa Pampanga. Hinihila na ako ng antok habang nasa gitna kami ng biyahe, Lady Gracia. Sinabi kong matutulog muna ako. Hinayaan naman nila ako. Nagpasabi na lang ako na gisingin na lamang ako kapag nakarating na kami. Napalalim ang tulog ko. Kaya naging malinaw ang panaginip ko. Nasa loob raw kami ng inabandon ng ospital na iyon. Nilapitan daw ako ng isang batang lalaki. Marumi at sira-sira ang suot niyang puting damit. Nakapaalang din siya. Inabutan niya ako ng candy kapalit ng pagtulong ko sa kanya. Tinanong ko kung ano bang tulong ang kailangan niya. Hindi agad siya nagsalita at parang nag-aalangan. Hanggang sa pabulong niyang sinabi, "Ihatid mo ko. Natatakot ako." Nagtanong ako ulit, "Saan ba kita ihahatid?" Hindi siya nagsalita pero tinuro niya ang ospital. Sinabi ko sa kanya, napupunta rin kami doon ng mga kaibigan ko. Pero pagtingin ko sa bata, nawala na siya sa pwesto niya. Lumingon ako kung saan-saan pero hindi ko na nakita ang batang lalaki. Hanggang sa makarinig ako ng iyak ng isang bata. Nilapitan ko at hinanap kung saan nanggagaling ang iyak na iyon. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Ako ba ang hinahanap mo? Paglingon ko ay nakita ko ang batang lalaki na parang walang mga mata at sugatan ang mga labi. Napasigaw ako at doon na ako nagising. Nakarating na pala kami sa inabando ng ospital sa Pampanga. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Restricted area. Trespassers will be apprehended. Yan ang una kong nakita sa entrance nung ospital. Akala ko hindi na kami tutuloy sa adventure namin. Hanggang sa sinalubong kami ng isang gwardiya sa mismong entrance ng ospital na iyon. At nagulat ako dahil magkakilala pala sila ni Lily. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng guard. Napaisip ako kung ilang beses na bang nakapunta si Lily ron at bakit siya bumabalik. Para kasing matagal na silang magkakilala ng security guard. Pinagsabihan kami ng guard na huwag mag-isip ng mga negatibong bagay para hindi ma-attract sa amin ang mga masasamang kaluluwa. Isa sa mga unang naikwento ng guard sa amin ay ang pamamaturaw ng mga kung ano-anong bagay ng mga nakatirang kaluluwa roon. Nambabaturaw sila kapag hindi nila gusto ang ingay ng mga dumadalaw at kapag hindi ka lang talaga nila gusto.
Huwag din daw kaming magpapakita na natatakot kami dahil mas lalo silang lumalakas. Nagsimula na kaming maglakad-lakad sa unang palapag. Inabusuhan kaming mag-ingat sa dinadaanan namin at hindi pwedeng wala kaming dalang ilaw. Napansin ko, Lady Gracia, na maraming butas sa sahig. Unti-unti na nga ang pagkasira ng gusali dahil na rin sa tagal at dahil na rin sa napabayaan. Napakatahimik ng lugar na iyon. At ang mga yapak lang namin ang bukod tanging naririnig. Tipikal na itsura ng isang ospital. Maraming silida ang nasa unang palapag. Siguro, bawat silid ay naging saksi sa ilang daang iyak at hinagpis mula sa mga taong nagkasakit, namatay at ng mga iniwan. Napansin kong marami na ring bakas ng sulat sa pader, kaya't naisip kong marami na sigurong nagpunta ron. Nalungkot lang ko. Dahil hindi nila nirespeto ang lugar na iyon na minsang naging pagamutan ng mga nabiktima sa giyera. Nagyaya si Lily. Napuntahan na namin ang morgue sa ibaba. Doon daw kasi namin mararamdaman na hindi lang kami ang nasa lugar na iyon. Habang pababa kami ng hagdan ay unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba. Bumibigat ang aking dibdib. Ang hirap makahinga. Malungkot, para akong naliligaw at hindi mahanap kung saan ang tamang daan. Para bang nararamdaman ko ang mga nararamdaman ng bawat kaluluwang nakulong sa abandonadong ospital na iyon. Balak ko pa nga sanang i-livestream ang adventure namin, pero napansin kong walang signal ang cellphone ko. Kaya tinuloy ko na lang ang paglalakad. Nakarating na kami sa morgue. Sobrang bigat na talaga ng pakiramdam ko noon. Para akong nalulunod at sinasabayan ito ng mabilis na tibok ng puso ko. Naramdaman kong parang hindi yata natutuwa ang mga nakatira ron sa presensya naming lahat. Sinubukan naming kumuha ng mga litrato. Dahil madilim, kinailangan naming gumamit ng flash sa camera namin. Balak pa sana naming tignan ang mga kuha naming pictures nang bigla akong makaamoy ng formalin. Hindi ko iyon sinabi sa mga kasamahan ko. Inaya ko na silang umalis sa morgue para malibot pa namin ang ibang silid sa abandonadong ospital na iyon. Mabuti na lang pumayag sila. Nagmadali akong pumanhik sa hagdanan, lalo na nung lumalakas na ang amoy ng formalin na may kahalong lansa ng dugo. Sa aming magkakasama, mukhang ako lang ang nakakaamoy nun. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Habang naglalakad ay may narinig ako sa bandang likuran namin.
parang naglalakad na naka-combat boots. Iyon bang gamit ng mga sundalo o nasa military? Akala ko may isa pang guard, pero wala. Chinek ko kung may naiwan sa aming grupo, pero magkakahilera at kumpleto naman kaming naglalakad. Pero kaninong mga yapak ang narinig ko? Hanggang sa bigla akong nilapitan ni Popoy at sa kanya ako binulungan. Narinig mo ba yung naglalakad sa likuran natin? Parang naka-boots? Tumango ako at sa kasinabihan sina Lily at ang guard sa narinig namin. Lahat kami ay kinalubutan sa nangyari, maliban na lang sa guard. Siguro ganun na siya kasanay sa mga kababalaghang nakabalot sa abandonadong ospital na iyon. Nagpa siya kaming lumabas muna sa ospital para magpakalma. Sabi ng guard sa amin, hindi pwedeng malaman ng mga kaluluwang nakatira ron na kinakabahan kami sa presensya nila. Huwag naming ipapakitang natatakot kami, inulit pa niya. Dahil mas lalo lang kaming tatakutin. Habang nasa labas ng ospital ay sinubukan naming tignan ang mga pictures na kuha sa mga cellphone namin. Chinek ko ang kuha kong pictures pero biglang hindi mabuksan ng cellphone ko. Nakailang beses ako sa pag-restart ng cellphone ko pero ayaw talagang magbukas. Hinayaan ko na para hindi na ako lalong makaramdam ng takot. Sinubukan naman ni Lily na tignan ang mga pictures na kuha niya mula sa kanyang cellphone. Doon na kami nagulat sa nakita namin. Puro itim lang ang lahat ng imahe na nakuha namin mula sa morgue. Kahit may flash na nung kinuhanan namin, itim pa rin ang tanging mong makikita. Nagbiro pa nga ako na siguro camera shy ang mga multo. Nagtawanan ang mga kasamahan ko para maipagpag ang takot na nararamdaman nila. Pero sa pagkakabiro kong iyon, bigla akong nakaramdam na parang may yelo na pinahid sa batok ko. Doon na ako huminto sa pagbibiro. Baka may mga bagay o nilalang na hindi dapat iniistorbo at ginagawang biro. Alas 2 na ng madaling araw nang magpa siya kaming bumalik sa loob ng ospital. May nadaanan kaming silid kung saan may sinunog daw na sanggol ayon sa guard. Hindi ko ma-imagine ang lahat ng paghihirap na naranasan ng mga taong minsay pumunta ron para magpagaling. Mga taong minsan ay umasang doon mabibigyang lunas ang mga sakit nila, pero nabigo sila at tuluyan ng pumanaw. Tumuloy kami sa 2nd palapag. Ang kwento naman rito ay may kapre raw na nakatira. At wag na raw naming tangkaing hanapin siya kasi hindi siya mahihiyang magpakita. Parang gusto niya na laging sinasalubong ng mga bisita. Nakarating na kami sa pinakataas na palapag.
Open air, malamig at mahangin. Dito kami tumambay ng matagal at napakwento sa amin ang guard. Nakwento niya na may nagpaparamdam na heneral sa paligid. Panay lang daw ang lakad tuwing gabi. Parang may mga binabantayan pa rin na mga alepores niya. Naisip namin ni Popoy na baka nga iyon na ang narinig naming naglalakad na naka-combat boots. Bumalik kami sa unang palapag kung saan nagsimula ang lahat. Alas 4:30 na noon ng madaling araw. Hindi namin kinalimutan na mag-alay ng dasal para sa lahat ng kaluluwa na nakatira ron. Doon ko naramdaman ang ginhawa. Baka nga nang hihingi lang din sila ng dasal. Dahil matagal na silang nakakulong doon. Marahil umaasa ang mga kaluluwang ligaw na ito na makakatulong ang dasal para makalaya na sila sa abandonadong ospital na iyon. May liwanag na nang lumabas kami para kumain. Sinabi ni Lily na kailangan muna naming pumunta sa isang lugar para ron magpagpag. Natawa na lang si Popoy dahil hindi naman daw kami galing sa lamay para magpagpag. Sumagot naman si Lily at sinabing para rin iyon sa mga dinalaw naming namatay sa abandonadong ospital na iyon. Kailangan pa rin naming magpagpag kung ayaw naming makasama sila pa uwi ng mga bahay namin. Doon na natahimik si Popoy. Bumiyahin na kami pabalik ng Metro Manila pagkatapos naming magpagpag. Nakatulog na si Popoy habang ako naman ay gising at nakikipagkwentuhan kay Lily. Hindi ko maiwasang magtanong kung bakit kilala siya ng guard. Nalaman ko na hindi pala iyon ang unang beses na pumunta siya sa ospital na iyon. Nung unang beses siyang pumunta ron, may nakita siyang batang lalaki. Marumi at parang siraraw ang damit niyang puti. Nang hihingi daw sa kanya ng tulong ang batang lalaki na iyon. At nung paalis na siya, natatanaw niya pa rin ang batang iyon na nakatayo lang habang papalayo si Lily sa ospital. Pagkatapos nun, lagi na lang daw nagpapakita ang batang iyon sa panaginip niya. Lagi raw siyang inaabutan ng candy kapalit ng pagtakas niya sa ospital na iyon. Pero wala raw magawa si Lily. Kaya taon-taon ay binibisita na lamang niya ang ospital na iyon para mag-alay ng dasal para sa kaluluwa ng bata. Baka makatulong daw iyon para mapabilis na mahanap ng batang lalaki na iyon ang daan na magtatawid sa kanya
sa liwanag. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, Lady Gracia, parehas kami ng batang nakita ni Lily. Hindi ko lang sa kanya sinabi ang napaniginipan ko. Hinayaan ko lang siyang magkwento hanggang sa pinakita niya ang mga kalmot niya sa braso. Hindi iyon kalmot na galing sa isang tao. Sigurado ako. Siguradong sigurado. Tatlo lang ang kuko ng kumalmot sa braso niya at matalim pa. Mainit daw sa pakiramdam ang mga kalmot na iyon. Nabahala ako sa nakita ko sa braso niya. Pero tumawa lang siya. Normal na raw iyon para sa kanya. Normal na lagi siyang nakakakuha ng mga kalmot sa tuwing bumibisita siya sa abandonadong ospital na iyon. Paliwanag niya, may mga kaluluwa lang daw na ayaw sa presensya ng mga buhay pa. Siguro nakakaramdam sila ng lungkot dahil hindi nila magawa ang mga nagagawa nating mga buhay pa. Naghanap ng gasoline station si Lily para maki-CR. Tulog pa rin si Popoy nun. Nang makalabas na ng sasakyan si Lily, ay biglang nakaramdam ako ng init sa braso ko. Pagtingin ko, may tatlong kalmot na rin ang braso ko.